Kamusta, my Linyans? Ako si Teacher Abigail at narito ako upang gabayan ka sa Araling Panlipunan 10. Sa unang markahan, Module 1, ay tatalakayin natin ang konseptong kontemporaryong issue. Ang pinakamahalagang kakayahan sa pag-aaral sa linggong ito ay nasusuri ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. Narito ang mga gabay na tanong sa ating pag-aaral. Ano-ano ang saklaw ng kontemporaryong issue? Bakit mahalaga na maging mulat sa kaganapang panlipunan? Narito ang unang gawain bago tayo dumako sa ating talakayin. Ang peak issue. Tukuyin ang mga kontemporaryong issue na ipinapakita sa mga larawan. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Gender, kapaligiran, kalusugan, kultural, panlipunan, pangkabuhayan, pangkapayapaan, at politikal. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo upang sagutan ang bawat larawan na ipapakita ko. Ang oras mo ay magsisimula na. Pangalawang larawan. Ang pangatlong larawan. Natapos natin ang unang gawain. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Gender, political, kalusugan. Magaling! Ngayon ay alamin natin ano nga bang kontemporaryong issue. Ang kontemporaryo ay galing sa salitang medieval Latin na contemporarius na ibig sabihin ng kon ay kasama o pinagsama. At ang tempus o tempor naman ay panahon o oras. Ang salitang issue naman ay nagdudulot ng pagkabahala o tinatalakay ng mainitan o dabatihan. Sa makatuwid, ang kontemporaryong issue ay tumutukoy sa anumang pangyayari, ideya, opinion, o paksa sa kahit anong larangan na may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Ano nga bang mga saklaw ng kontemporaryong issue? Narito ang mga saklaw nito. Una ay ang isyong panlipunan. Sa isyong panlipunan ay tinatalakay ang mga usaping teenage pregnancy, suicide, mga kriminalidad at mga kauri nito, ganun din ang single parenthood, birth control, at ang konsepto ng kahirapan. Ilan lamang yan sa tinatalakay sa isyong panlipunan. Sa isyong pangkalusugan naman ay tinatalakay ang malnutrisyon, medical malpractice, mga programa ng ating gobyerno katulad ng PhilHealth, mga pag-aaral ng sakit katulad ng Ebola virus, coronavirus, cancer at iba pa. Sa isyong pantao at gender ay tinatalakay dito ang mga karapatang pantao katulad ng pagsulong ng karapatang pambabae, tinatalakay din ang isyu ng pang-aabuso, prostitusyon, paglelegal ng tinatawag na same-sex marriage at ang paghahangad ng gender equality. Sa isyong pangkapaligiran naman class ay tinatalakay ang mga hamong pangkapaligiran katulad ng pollution, climate change, deforestation, mga pangangalaga din ng mga wildlife o wild animals, ganoon na din ang mga konsepto ng pangangalaga ng ating kalikasan katulad na lamang ng solid waste management. Sa isyong politikal at pangkapayapaan ay tinatalakay ang terorismo, graft and corruption, political dynasty, religious conflicts, pag-aagawa ng mga teritoryo ng bawat bansa, at ang police brutality. Sa isyong pang-ekonomiya at pangkultura, natinatalakay dito ang unemployment, pagtaas ng sahod, inflation o pagtaas ng serbisyo at produkto ng isang bansa, globalisasyon, sustainable development, at ang pagkakaroon ng maraming social media sites na maaaring makaapekto sa ating kultura, ganun na din sa ating ekonomiya. Narito naman class ang mga sanggunian na maaari nating pagkuhanan ng kontemporaryong issue. Pahayagan, magazine,
panonood sa mga telebisyon, pakikinig ng mga balita sa radyo, ganoon na din sa internet at social media, mga pakikipanayam at mga pananaliksik o research. Tandaan, class, ang fake news ay may masamang dulot sa ating lipunan. Maging responsable at maging matalino sa bawat ipinopost o binabasa sa ating mga social media. Class, ano-ano ang saklaw ng contemporary issue? Tama, ang panlipunan, pangkalusugan, pangkapaligiran, pang-ekonomiya at pangkultura, pantao at gender, political at pangkapayapaan. Bakit kaya mahalaga na maging mulat sa kaganapang panlipunan? Una, nababatid natin na may magkakaibang puwersa at interes na umiiral na nakakaapekto sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Dahil dito, ay mapapanatili natin ang pagkakaunawaan at kaayusan ng bawat individual at ng kanyang lipunang ginagalawan. Ngayon, class, ay sabay-sabay nating pag-aralan at sagutan ang inyong mga gawain sa inyong module. Buklatin ang module sa Araling Panlipunan 10, Unang Markahan, Unang Linggo. Paalala, huwag itong susulatan at huwag itong dudumihan. Ilagay lamang sa longband paper ang sagot sa bawat pagpapaunlad na gawain. Narito ang unang gawain. Ano-ano ang mga pangunahing isyu sa bansa? Alin sa mga ito ang higit kang may malasakit? At alin sa mga isyong ito ang mahigit kang kaalaman? Ilagay lamang ang mga sagot sa bawat kolom na makikita sa bawat module. Sa pangalawang gawain ay ang headline suri. Suriin ang mga sumusunod na headline at sagutin ang katanungan bakit ito maituturing na kontemporaryong issue o suliraning panlipunan. At sa pangatlong gawain naman, ay pumili sa loob ng kahon ng mga gawain o aktibidad na nagpapakita na may kamalayan o kaalaman ka sa isyong panlipunan. Malapit mo nang matapos ang unang linggo sa Module 1 ng Araling Panlipunan. Narito ang pangwakas na gawain. Magbigay ng dalawang napapanahong issue ngayon sa ating bansa at kung papaano mo ay papakita ang kamalayan sa isyong ito. Natapos muna ang unang linggo ng Araling Panlipunan. Inaasahan ko na may natutunan ka sa linggong ito. See you next time because it's more fun in our pan. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.